routine every day now. Roll up our roll down door. Our detachable door. So first we're gonna remove the stuff. They said you don't need to lift heavy. Huh? They said don't need to. We have our wrenches. We can actually hang up here. Walisan lang natin yung harap, guys, para malinis. After nyan, magpunas tayo ng glass natin, ng istante natin para malinis yung ating istante, no? Kasi nga, sa gilid tayo ng kalsada, and kahit everyday ka magwa-wipe, pinapukasan or kalaunan, umabalik din agad, kasi nga yung alikabok, kalsada. Dami kasing sasakyan na dumadaan. Thank you.
lang, ganyan-ganyan dito. Pag pumunta ako ng town, bibili ako ng feather duster, guys. Leave it there, keep the door open. Just leave it there, keep the door open. And then after nito, gagawa ako ng breakfast ni Cameron. Cause he's been the one to look after the shop, guys. Yeah. I'm the manager. Yeah, I'm just only a staff. Funny. Your chef, cleaner, also sales lady. Why are you really swearing? Maybe we should put the insulator here. There's a leftover insulator, right? Yeah. It's not that hot in here, just put on here. When you're doing stuff. When I'm doing stuff. If I'm sitting there, it's okay because the air comes in. You know, the wind comes through the shop. Mm. That's why I never have fan in it. Okay, another day. Yeah, another day in business. So this is our, you know, a day in our life as a tendera and tendero here in the. Ang bigat. Hi, mga guys. Tago natin yung pitoy-toy mo. Good morning. It's a brand new day. Hindi ko na kaya siyang buhatin, guys. Hindi ko na siya kayang buhatin. Oh. Ang kulit. Tapos na ako maglinis sa shop. And si Cameron na yung natira doon. Ngayon, gagawa ko ng breakfast ng aking boss. And gagawa lang ng breakfast ko. I-fill ko muna itong water bottle namin. Nag-init muna ako ng tubig. Kasi magluluto ako ng cup noodles sa my breakfast. Isa sa routine ko din sa umaga, kapag after kong pakainis si Maverick, kumain na yan before kami pumunta ng shop. Nilalaro ko siya ng mga at least 10 minutes or 15 minutes or sometimes 20 minutes. Pero matagal 20 minutes talaga usually. Pero kapag minsan, wala ako sa mood makipaglaro sa kanya na tinatamad ako sa umaga ba. Mga 10 minutes lang. Parang ito na din yung exercise ko. Yung makipaglaro sa kanya. Para mapagod ba siya? Anong oras na nagigising? Yung mga alas 4 ata. Ay, alas 5 siya yung alarm clock namin. Tapos marunong na siya umakyat sa kanyang ano, sa kahigaan namin. Kaya na niya umakyat, guys. Kasi kapag like mga madaling araw 'yan, like sa mga alas 4 ba. Binubuksan ko na yun yung crate niya eh. Pero hindi naman siya umiihi kasi pati train na siya, guys, and marunong siya umiihi talaga. Hindi yung namiihi sa crate niya talaga. So, yung ginagawa ko, ito yung madaling araw yun, pinapalabas ko talaga yan pag narinig ko nagising siya. Kasi feeling ko, iihi siya. Sa umaga, hindi ko na siya pinapasok sa crate niya. And, hindi naman siya umiihi. And then, ayun, mga alas 5, alas 6, aakyat na yan siya sa higaan namin. And, gigisingin na niya yan kami. Then, alas 7 or 7:30, kakain na yan. Ganyan yung routine niya eh. Yan. Dahil sa kanya, maaga na akong magigising. Pati talaga, nung wala akong responsibilidad sa buhay, as in, kahit nung doon sa UK, alas 11 ako nagigising, minsan alas 12. Dati nga, nung kasagsagan ng COVID, alauna kami nagigising ni Cameron. Tapos, alauna kami nagigising, and then alas 3, dumidilim na. And feeling namin, parang
mas mahaba talaga yung gabi kaysa sa umaga, guys, kasi nga parang 1 hour lang or 2 hour lang kaming gising, and then gagabi na naman, and then the rest of the night, the rest is gabi na, and mahaba talaga yung gabi namin. Ngayon, super agad talaga ako magising. Minsan yung alas 6 ako gising na eh, or alas 5. Pero minsan, nalilate din ako, pero hindi nakagaya dati na pagka-late. Alas 8. Yung pinaka-late ko nagising is alas 8 talaga. Kapag antok na antok ako nyan, si Cameron lang. Usually kasi guys, si Cameron yung nag-o-open guys ng shop namin. Sila dalawa ng kuya ko. And then, nung nagkasakit si Cameron, yung kuya ko yung nagbantay the whole week. Kasi parang whole week si Cameron na nagkasakit. And of course, binayaran din namin siya, guys. And free yung pagkain. Ganun. Binayaran din namin siya. And then, gagawa ko ng cereal ni Cameron. Aluan ko itong cereal na ito. Mga kumash, kain tayo ng breakfast. Cameron is already eating there. We have a customer earlier. May magpapahangin, guys. Kain tayo. May customer tayo, guys. Higo lang ako ng saglitan or nang mabilisan, and after nito, and then nagsaing na rin ako. May ulam na kami dyan. Well, si Cameron may ulam na dyan. Yung uulamin ko is bibili pa ako. So mag-ayos lang ng very very light para mukhang hindi naman tayo tsaka kapag may in-assist tayong customer, para mas marami pang customer yung bumalik. Charot. After nito, babalik ako. Bibili ako ng ulam sa dyan sa karinderya. Dyan lang sa unahan, mga isang tumbling lang naman yung layo. Gagamit ako nitong face and body mist ng tomato. Ayan. Nung sa UK, ito din ginagamit ko. Gamit tayo ng sunscreen dahil exposed tayo sa labas. Available to sa aking Curry Shop if interested kayo. Cash on delivery. So mga Mars, nakabili na ako ng ulam. Bumili ako ng 2 serve na puchero. And also, napabili ako ng ice candy na cookies and cream and manga. Kahapon, bumili ako ng ubi. And masarap naman siya. And then, yung lunch ni Cameron, gusto niya mag-sandwich daw siya. So, gawa natin siya ng sandwich kasi nga ayaw niya ng adobo. Siguro mamayang gabi na lang yan. Tinanong ko kasi siya kung anong gusto niya. And ang sabi niya, yung sandwich daw. So, okay boss, basta ikaw, kudog-kudog pa. Anyway, lutuin na natin ang sandwich ng aking boss among manager. Pagbalik ko kanina, may customer sila. Nung pagbalik ko galing karinderya, may customer sila. And ang daming binili. So, kailangan natin ng spam. Sabi niya spam and egg eh. Mayroon tayo ditong egg. And then, gawan ulit natin siya ng banana milkshake.
Kasi sayang din yung saging na binili ko na lakatan, hindi niya kinain nung last time kasi nga supposed to be mag-gym siya. So, yung saging is lagi talaga niya yung kinakain pag mag-gym siya. So, instead na hindi masayang, para hindi masayang, ginagawa ko is mini milkshake ko yung ano, binabanana, ginagawa kong milkshake yung banana. So, tuin ko muna ito mga Mars, ang lunch ng aking asawa. Thank you for cooking my lunch. This is awesome. What's this? Ice candy. It's popsicle. Mango flavor. I got cookies and cream also. You got cookies and cream? Where is it? It's in the fridge. Freezer. You can have it if you it's want. It's my new favorite lunch now. Spam and egg. With cheese. Cheese and chips. Yeah. Or crisps. Crisps. Oh. Just really weird. It's not weird. You know what's weird? You know what's weird? Eating fish eyes. Ito naman yung sa akin, guys. Pochero with ice candy. Yan yung dessert ko mamaya. Kain tayo. Kain tayo. Mars, hapon na ngayon and I just woke up from a nap. Nakatulog ako. Diyan lang naman ako kasi may folding bed kami dito. Diyan lang. Kita ko sa'yo. Diyan. Diyan sa gilid na yan. Diyan ako nag-nap. And then si Cameron bumalik na siya doon sa na, and then turn naman ni Cameron mag-nap. Kasi nakakaantok sa hapon, alam mo yung mahangin, and then mainit at the same time. Ang sarap matulog. So, ngayon si Cameron naman yung nagnap. Babalik din yun, mabilis lang naman siya magnap. Ako nagnap ako from 1 to 3. Andito din si Maverick, oh. Ayan, oh. Dinala namin dito siya. Ayan. And then, nilagyan namin ito. Para hindi siya lumabas. And para hindi siya dun mag-isa sa ano, sa may bahay. Kasi sa mga tanghali, mga ganun, medyo matumal yung customer, guys. Mga tanghali or after lunch, ganun. Mostly, marami kaming customer sa hapon. And then, sa mga mag-closing banda ba? Sa mag-closing kami banda and sa like mga 4 to 6 ganun diyan marami kami minsan pag ano may pahabol pa na bumibili and then sa umaga mga before lunch time yan maraming customer pero kapag mga 1 to ano wala masyado guys ewan ko lang baka busy yung mga tao. Gabi na ngayon and of course dahil hindi lang tayo duty sa tindahan duty din tayo sa kusina, no? Ano ato tayo? All around tayo, mga Marshy. Pinera na kusinera pa. Anyway, may naglako ng isda sa labas. I'm not sure kung ang tawag nyo dito sa inyo, pero yung tawag namin sa Antique, sa Karayaga. Alexa po! Alexa post! Ang tawag namin sa Karayaga, guys, Bansi, guys, and then pinaano ko siya. Pakas, tawag dito. Hindi ko alam kung ano. Basta i-marinate ko siya sa toyo, calamansi, and bawang, and suka. Ganun. Paksiw ba? Hindi ata. Ano tawag dyan? Marinate. Basta yung parang yung kagaya sa ano, sa bangus. Marinate. I-marinate natin. Nabili ko siya ng 70 pesos kasi yung isang kilo is yung kalahati is 70 and yung isang kilo is 140. Well, supposed to be 160 kaso sabi niya 140 na lang daw yung ibigay niya sa amin. Pero isang compound na kami. Lahat ng buong compound dito guys. Lahat ng mga ulam namin buong compound is ganito. Ganito guys. Kahit yung pinsan ko na nakatira sa dyan o banda, medyo malayo yung bahay nila. Pero dito lang din.
eh, ganito din yung ulam niya kasi magkasabay kami bumili ng kalamansi. Tapos tinanong ko, ano ulam mo? Yeah, ganito din daw ulam niya. And kagay tayo ng toyo. Yan, bumili ako na itong kalamansi na napakadami. 10 piso to, guys. Lagyan ko siya ng bawang, guys. And ano pa ba? Medyo kaunting suka. Shhh! No? Come here. Okay. Ayan mga Mars, tapos ko lang i-marinate ito. So, i-marinate natin ng mga at least 20 minutes mga Mars. Mga Mars, we're just finished eating now and then nakalimutan ko na mag-update sa inyo kasi nga bumili kami ng tubig kanina and then hindi ko na na-film sa inyo if how we close the shop. Maybe next time. But just like, you know, when we open the, ano, it's just a reverse. Yeah, just reverse, guys. Yun lang naman, wala masyadong ano, ganap, guys. Wala namang intermission number kapag nag-close ka. He's tiring, isn't he? And then, yeah, Karen is still eating. Or are you done now? Almost finished. Yeah, he's finished eating now. Me, I'm already finished eating, guys. Yung ulam ko is yung isda. Kay Karen naman, adobo na baboy. That's how special he is. He has always a good food, very delicious food. Me, I always have isda or fish. But this is your isda for you, it's your favorite. Yeah, you know, yours is always like. Remember in UK, you're like, I want fish. Now you have loads of fish. You can, you know. Maybe they're gonna know again that I'm complaining. Why? Just like what they said that I'm complaining on the medicine that I got you. It's just, you know, sarcasm, guys. Because in UK you love fish, right? Yeah. How much that fish in the UK from the Filipino store? £5? £5. What's £5 here? Like £3.50? Maybe. £6, £12, £18, £24, £3.20? Maverick, just sit down now. So, ayun na nga guys, yun na yung a day of our life in the shop. Yeah. How's the sales? The best sales today actually. Yeah. How long have you been? 13 days? Yeah. So yeah, so far so good naman yung sales namin for today's video. So end na namin tong video na ito, guys. Thank you guys for watching. Please like and subscribe. And we hope to see you guys in our next video. Bye-bye. Love you all.